iba sa inyo guys, yung negative dito guys, nagkakaroon kayo ng trust issue with the person na paulit-ulit kayong niloloko. Yung iba sa inyo parang hindi kayo makawala, no? Yan. May trust issue kayo with this person. Itong person na to, manluloko ito. Manluloko ito. Liar, sinungaling, dishonest, disrespectful. Parang pakiramdam ka ko, hindi kayo nirarespeto nitong tao na to. And very dishonest, very disloyal, unfaithful na person mga kapisipet. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-December kapalaran, parang ngayon December 16 to 31 para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang mga kapixie, pwede mag-resonate, pwede hindi. Combination ng positive and negative energy mga kapixie. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa mga messages para sa inyo. So, itong mga messages ngayon guys. Sorry, ayusin muna natin. Ayan. So, ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay mga kapixie. So, unahin natin itong message na to mga kapixie ng potential. Ibig sabihin nito guys, napakalayo, napakalaki, napakalawak ng potential natin sa buhay. Malayo pa yung ating pwedeng marating mga kapixie. Basta i-focus lang natin yung buong attention natin, no? Yung buong energy natin sa mga bagay na gusto natin. And definitely, pwedeng lumago, no? Pwedeng lumago ng mataas na mataas yung ating, matayog na matayog yung ating mga kabuhayan, mga kapixie. Wag tayong pumayag na stagnant lang yung buhay natin or ma-stuck lang tayo sa buhay natin, okay? Because lahat tayo guys, may potential tayo na marating lahat ng mga gusto nating marating sa buhay. Hindi porket pinanganak tayong mahirap eh mamamatay na tayong mahirap mga kapixie. May mga tao, no, true stories mga kapixie, I'm sure very much aware kayo doon na may mga tao na laki sa hirap pero habang tumatanda sila or lumalaki sila ganyan nagbago yung takbo ng buhay nila ganyan, 'di ba? May mga mahirap tapos yumaman ganyan. So hindi lang 'yon mga kapixie dahil sa pagsisikap or pagiging masipag at matiyaga, no, pero kailangan sinasabihan din yan ng pagdadasal at pagkakaroon ng positibong mental diet mga kapixie. Yun talaga yung major difference, okay? Kasi there are people na kahit anong sipag nila, dasal sila ng dasal, pero ang mindset nila ay napaka-negatibo, kaya kahit na kumilos sila ng kumilos, wala talagang nararating yung buhay nila, mga kapixie. So, make sure guys na pag kumikilos kayo at nagdadasal kayo, palagi nyong sasabayan ng positibong mental diet para talagang marating nyo yung mga bagay na gusto nyo marating to your highest potential, mga kapixie. Huwag nyong sayangin, kasi sayang yung kilos nyo kung nagninega lang din kayo, alright? Okay, and then ito guys, emotion ito, use your emotions, no, as feedback kung ano yung iniisip mo. Kasi yung emotion natin mga kapixie, sumasabay yan palagi sa pattern of thoughts nyo. Ibig sabihin, kung positibo yung iniisip mo, positibo din yung nararamdaman mo. Pero kung negatibo yung nararamdaman mo, negatibo yung iniisip mo, okay? And kung ano yung nararamdaman mo, you're vibrating in that frequency, therefore, yun yung ma-attract mo sa buhay mo. So, kung ayaw natin na negatibo yung mangyari sa buhay natin, pakinggan mo yung emosyon mo. What do I feel right now? Anong nararamdaman ko ngayon? Bakit ito ang nararamdaman ko? Anong iniisip ko? Makakatulong ba ito sa akin? O makakasira ba ito sa akin? Okay? Ganun palagi, guys. And if feeling nyo makakasira sa inyo, stop. By all means, stop, no? Tumigil kayo, huminto kayo, magkaroon kayo ng disiplina mga kapixie, kasi kapag kayo ay parang kumunoy lang yan, no? Hinihila kayo pababa sa pagiging negatiba nyo, pag kayo ay nalubog, napakahirap ng lumutang, diba? So, struggle is real, sabi nga, diba? Huwag nyo nang hayaan na lumubog kayo sa kumunoy mga kapixie. Magkaroon kayo ng disiplina sa sarili nyo. Alright? And then, ito naman guys, distraction. No? Pag sinabing distraction, pagkasira. This is also a message of like transformation. Diba? Merong kailangan mawala para bigyan ng space sa buhay nyo yung mga magagandang bagay sa buhay nyo. So, you have to distract. Kailangan nyo sirain yung mga old beliefs nyo, mga limiting beliefs nyo, yung mga lumang paniniwala na nakakasira din sa inyo.
dapat alisin nyo siya sa buhay nyo. Erase, delete, forget the past, mga kapisi. Forget your old beliefs na sometimes tinanim-tanim pa sa inyo ng mga kanununuan nyo, no? Mga lolo, lola nyo, pinasa sa magulang, yung magulang pinasa sa mga anak. Anak, mahirap lang tayo, okay? Ganun din eh, no? Anak, mahirap lang tayo. Dapat ganito, dapat ganyan, okay? So, there's a positive and negative dyan sa statement na yan, pero depende kasi kung ano yung pagkakaintindi ng bata, no? And kung paano niya mababago. So, yeah, we have to, you know, erase yung mga old beliefs natin, mga limiting beliefs natin, para bigyan na, and bigyan nyo ng space sa isip nyo yung mga new beliefs na makakatulong sa inyo. Dahil ang napupush out sa inyong reality is yung belief system nyo, mga kapiksi, yung pinaniniwalaan nyo ang totoo sa buhay nyo. What you perceive to be true in your mind is always pushed out in your reality, in your 3D, mga kapiksi. Okay? So, alisin natin, i-distract natin, sirain natin yung mga lumang paniniwala, guys, na hindi naman nakakatulong sa atin. Alright? Okay, so, comment down below, Virgo. If naka-resonate kayo dyan, tingnan natin yung mga kaganapan sa'yo, guys, ngayong December 16 to 31. Shuffle ko to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, Kapixie? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga Kapixie, no, dahil Christmas season ngayon, meron tayong sale, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating Christmas sale. Magbibigay ako ng 10% discount plus 1 free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course until December 31. So mag-avail na kayo, guys, habang meron pa tayong sale. Meron din tayo, guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinipixietaro@gmail.com. So, Virgo, guys, kayo ay represent ng Queen of Coins sa ating spread. Ito yung positive and negative, mga kapiksi. Kasi yung iba sa nyo, guys, yung negative dito, guys, nagkakaroon kayo ng trust issue with the person na paulit-ulit kayong niloloko. Yung iba sa nyo, parang hindi kayo makawala, no? Yan. May trust issue kayo with this person. Itong person na to, manluloko ito. Manluloko ito. Liar, sinungaling, dishonest, disrespectful. Parang pakiramdam ka ako, hindi kayo nirarespeto nitong tao na to. And very dishonest, very disloyal, unfaithful na person, mga kapiksi. Pwedeng ano to, guys, love, romantic relationship, mga kapiksi, kaya may trust issue kayo. Pwede naman na napagkaisahan kayo nito sa pera, ganyan. Pwedeng kaibigan, let's say for example, inutangan kayo, ganyan. Siniraan kayo or naloko kayo dahil sa pera, mga kapiksi. So, unang-una, if in case hindi nyo pa na-experience ito, mag-ingat kayo. Okay? Kasi baka may mga red flags na to for sure na nakikita kayo sa relationship nyo, mga kapiksi. I'm sure meron na kayong mga red flags na nakikita. Pero baka yung iba sa nyo, dinideadman nyo lang. Sometimes parang, sorry for the term, mga kapiksi, pero yung iba sa nyo baka nagpapauto. Okay? So, wag ganun, guys. Kailangan protektahan nyo yung sarili nyo. Wag nyong hayaan na pagsamantalahan kayo at abusuin kayo. Itong person na to, walang konsensya ito, mga kapiksi. Okay? Walang konsensya itong person na to. Pero, if in case naman na na-experience nyo to, mga kapiksi, no, magkakaroon kayo ng justice dito. Justice will prevail para sa inyo. And, yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko matatauhan din kayo. Marirealize nyo yung ginagawa nitong pang-aabuso sa inyo, guys. And parang kayo na mismo yung magbibigay ng hustisya
sa sarili nyo na titigilan nyo na yung kaka-entertain, kakabigay dito sa person na to. Lalo na yung iba sa nyo kasi, guys, kasi parang feeling ko pinagsasamantalahan kayo dito. Lalo na kung lover nyo to, baka pinagsasamantalahan kayo even sa pera, no? Kumbaga parang inuuto kayo na kailangan bigyan mo siya ng pera para mag-stay siya sa'yo, otherwise iwanan ka niya, yung mga ganun-ganun. O kaya naman, parang basta, parang meron siyang charm na hindi ko maintindihan, na yung iba sa inyo parang medyo na nabubudol. Parang nauuto kayo nito, lalo na kung mahal na mahal nyo tong person na to, mga kapiksi. O, parang nabubulag kayo sa pag-ibig, mga kapiksi, nang dahil sa person na to. Pero yung iba sa inyo, guys, ayun nga, parang nakikita natin na nagigising na kayo, naintindihan nyo na, na parang kahit naman magbigay ako dito sa person na to, hindi naman siya magbabago, paulit-ulit nga lang akong sinasaktan, paulit-ulit nga lang akong pinaiiyak, yung mga ganun. And parang from now on magigising kayo and kayo na yung magbibigay ng justice sa sarili nyo. And itong person na to, mga kapiksi, mga karma yan, wag kayong mag-alala. Okay, hindi nyo kailangan mag-wish na makarma sila, hindi nyo kailangan gumante ng masama sa kanila, mga kapiksi, kasi si universe yung magbibigay ng karambatang parusa sa kanya sa pamamagitan ng karma, mga kapiksi. Alright, ayan o, medyo mabigat yung burden nyo. Malungkot, ayan, malungkot. Yung iba sa inyo malungkot kasi dahil dito sa problema na to, okay? Pero dun sa ibang aspeto naman ng buhay nyo, there are a lot of friends, a lot of people na sumusuporta sa inyo. So, huwag nyong i-take for granted yung mga tao na nagmamahal sa inyo, mga kapiksi, dahil lang sa isang tao na mali sa buhay nyo, okay? Kumbaga, huwag kayong kainin ng lungkot, huwag kayong magpaka-emo nang dahil lang sa isang person kasi marami pang tao nagmamahal sa'yo, mga pamilya mo, mga totoo mong kaibigan na palagi nandiyan, sinusuportahan ka. So, doon mo i-boost yung energy mo sa kanila, i-value mo sila, pahalagahan mo sila because at the end of the day, mga kapiksi, sila rin yung makakatulong sa inyo. So, medyo may pagka-emo kayo, guys, ngayong December, siguro, parang binabalik-balikan nyo yung buong taon nyo na bakit ganito nangyari sa akin, saan ako nagkamali, anong kulang, anong maling decision ko, yung mga ganun. Pero sabi ko nga, parang ayaw, sasabihin nyo sa sarili nyo na ayaw nyo nang maulit yon. So, parang kayo na mismo yung magbibigay ng hustisya. For some of you, I'm sensing na you will cut off this person. You will cut this person off your life. No? Ibig sabihin, parang puputulin mo yung connection mo dito sa person na to kasi wala talaga. Wala talaga siyang magandang na idudulot sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? So, parang kayo na mismo yung magkakaroon ng lakas ng loob, guys, para iwanan or talikuran itong toxic na person na to and toxic na relationship na to. Okay? Alright. So, wag tayong manghinayang, mga kapiksi, kahit na 11 years pa, di ba? Kagaya ng Katniel, no? Hindi naman importante yung ilang taon na pinagsamahan nyo. Ang importante is kung saan ka masaya, kung saan ka comfortable, and kung ano yung feeling mo na deserve mo sa buhay. Okay? Alright. Sometimes it's more, no? Mas magaan pa sa buhay. Yung ganun. Alright? Okay. So, comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages na yan. And ito yung ating, ito, justicia, guys. I-mind nyo tong justice. Mind justice, mind fairness, no? Yan yung paramdam ko na may experience nyo ngayong December 16 to 31. So, if you are someone na talagang nag-aim ng justice, no, i-mind nyo na yan, mga kapiksi. Alright? Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Malapit na mag-2024. Kung nyo ba napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, mga kapiksi. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.